Ang paglaki ng kinalaman ng mga isla ng Pilipinas sa bandaigdigang Kalakalan mula sa Red Sea hanggang sa China Sea sa 10 hanggang 11 siglo, ang nagdulot na maging posible ang pagdating ng Islam sa Sulu at Mindanao sa susunod na mga siglo. Sinasabi na sa simula pa lamang ng 9 siglo, ang mga Arabo at iba pang mga hindi Muslim na mangangalakal at mandaragat ay namayani na sa mga Kalakalan sa Nanhai o South China Sea. Ang pangunguna nilang ito ay nagpatuloy pa hanggang sa 15 siglo, nang ang Islam ay maipakilala sa pamagitan ng mga ruta ng Kalakalan hanggang sa pagdating ng Islam sa Sulu. Ang paglaganap at pagtatag ng Islam sa Pilipinas ay dulot ng mga salik o factors sa loob at labas nito. Bagaman nagsimula bilang isang dayuhang puwersa, ang pagpapakilala dito at ang paglaganap nito ay isang mabagal at sa pangkalahatan ay isang mapayapang proseso. Habang ang pagtatanggol nito sa sarili nito nang ito ay sinupil, ay naging marahas at madugo. Ang pagpapalaganap ng Islam sa bahagi na ito ng Pilipinas ay hindi mauunawaan sa pagtingin sa lugar na ito lamang. Ito ay kabilang sa kabuuan ng mga kaganapan sa paglaganap ng Islam sa mga mamamayan sa kabuuan ng Southeast Asia. Bago pa man ang pagiging Muslim ng kanilang mga bansa, ang mga Arabo at Persyanong mangangalakal ay madalas na sa mga daungan ng China. Sa paglaganap ng Islam, ang mga lupain ng mga Arabo ay naging sentro ng yaman, populasyon at kultura nito. Ang mga ito ay naging mahalagang sentro ng komersyo sa pagitan ng India, China, Southeast Asia at Africa. Sa malaking bahagi, ang mga Arabo ay naging mga tagapamagitan sa pagitan ng mga mangangalakal mula sa Europa na malapit sa Mediterranean Sea at iba pang mga mangangalakal sa Asia. Sa kalagitnaan ng Tang Dynasty nang sila ay namayani sa Kalakalan sa Nanhai, at ang Hanfu ay lumitaw naman bilang isang sentro ng Kalakalan sa China. Noong 879 ay sinalakay ni Huang Chao, isang tulisan na inchik ang Hanfu. Libu-libong mga mangangalakal na dayuhan, karamihan ay mga Muslim ang pinatay. Dahil dito, kasama ang paglala ng sitwasyong politikal doon at pamimirata sa reliyon, ang marami sa mga mangangalakal na Muslim na nakaligtas ay lumikas ng China patungong Kala, na nakikilala rin bilang Klang o Kedah sa Malay Peninsula o sa kasalukuyang Malaysia. Ang daungan na ito ay naging isang pangunahing sentro ng Kalakalan ng mga Arabo sa maraming mga taon at ang kanilang pinakamalayong istasyon sa Dakong Silangan.